Kakatapos nga lang ng Valentine's Day, mga kapirata, pero ano pa man, maligayang buwan ng mga puso sa inyong lahat. Bilang paggunita sa buwan ng mga puso, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga highlighted devil fruit ngayon sa Onigashima War. Walang iba kung hindi yung Ope Ope Nomi na hugis puso, which is taglay ngayon ni Trafalgar Law. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating bagong uploads. Sobrang tindi nga ng mga pinakita sa atin ni Law nitong nakaraang mga chapters kung saan tinalo nga nila kasama niya si Kid ang Yonko na si Big Mom. Gamit yung kanyang Devil Fruit pinakita ni Law ang full potential niya bilang isa sa mga candidates na maging isang Pirate King. Although lumalabas na hindi naman ito o hindi pagiging Pirate King ang goal niya. Sa ngayon, nakita nga natin na kaya makipagsabayan ni Law kay Kid doon sa laban nila. Na naging mainit na debate din kasi nga maraming nagsasabi na si Law daw yung MVP sa 2v1 battle na yan. Si Law nga daw ang mas maraming damage na binigay kay Big Mom, habang si Kid naman daw yung sa huli lang lagi nakakadamage. Which is kitang kita din natin mismo sa mga dialogue nila dito. Naiinis nga kasi si Law dahil doon sa ginagawa ni Kid na siya yung umaagaw o siya yung nagbibigay ng final blow kay Big Mom para sa kanya mapunta yung credit. Pero ano pa man yung debate na yan tungkol kay Kid at Law, hindi natin maitatanggi na pareho nilang naipakita ang full potential ng kanilang Devil Fruit at ng kanilang mga awakened abilities. And yung topic natin ngayon ay iikot lamang kay Trafalgar Law. Naobserbahan ko lang din kasi dito sa battle nila na ito kung paano gamitin ni Law yung kanyang Devil Fruit abilities. In a way na super creative talaga. At naisip ko pa nga na yung Ope Nomi pala, kapag nailabas yung full potential, ito ay magiging isang devil fruit na may iba't ibang kapangyarihang taglay mula sa iba't iba pang devil fruit ability. Ano-ano nga ba yung mga naisip kong devil fruit abilities dito? Unang devil fruit ability na kapansin-pansin na kaya ding gawin ni Law sa pamamagitan ng kanyang Ope Ope Nomi at sa kanyang technique na kung tawagin ay room, kung saan malaya nga siyang gawin yung mga techniques na gusto niyang gamitin, ito nga ay yung Bara Bara Nomi. Sa loob ng room ni Law ay isa sa mga techniques na kaya niyang gawin ay yung pagpirapirasuhin ang katawan ng kahit sino o kahit anong bagay, especially yung mga living things. Kaya ni Law pagpirapirasuhin ang katawan ng mga ito habang nare-retain pa din yung consciousness ng mga target na iyon. Katulad lang kung paano gumagana yung Bara Bara Nomi ni Baggy the Clown. Pero in this case, si Law naman ang humahate sa mga target niya, hindi gaya ni Baggy na kanyang sariling katawan lang ang kaya niyang pagpirapirasuhin. Pwede nga natin maisip dito na what if ganitong ganito yung kayang gawin once na ma-awakened yung Bara Bara Nomi ni Baggy, diba? Pero yun nga, yung ganitong ability ni Law mas nakakatakot pa dahil kaya nga ni Law na makuha yung puso ng target. And nakita natin sa Punk Hazard kung gaano ito katindi. At ang tawag sa technique na iyon na ginagawa ni Law upang tapyasin yung puso ng kanyang target ay tinatawag na mess, which is salitang Dutch na ang ibig sabihin ay scalpel o knife. At regarding sa technique na ito, isa ito sa mga technique kung saan ginagamit ni Law yung kanyang isa pang technique na tinatawag niyang shambles. Sa pamamagitan ng shambles, nagagawa ni Law na mai-teleport ang kahit anong bagay, including yung puso ng kanyang target, maging yung kanyang sarili at ibang tao, basta nandun lang sila sa loob ng room. Tulad nga ng sinabi ko, basically teleportation. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang Devil Fruit ability na nag-aalaw sa user nito na makapag-teleport, bagamat maraming theory na ang nabuo tungkol sa ganitong Devil Fruit ability. Siguro yung pinakamalapit dito ay yung time travel Devil Fruit ni Toki, pati na rin yung special ability ni Blueno. Parehong merong konsepto ng teleportation. Yung isa from past to the future and yung isa naman sa space o atmosphere. At may yad ko lang sa technique na shambles. Gamit yung technique na ito ay inaalaw nito si Law na magawa o magkaroon ng control sa sabihin na natin pagkatao o sa soul ng kanyang mga target. Ito ay dahil sa isa pa niyang technique na kung tawagin ay personality switching surgery. Gamit yung shambles, inililipat ni Law o pinagpapalit-palit niya yung pagkatao ng kanyang mga target. Halimbawa na lang nung nakita natin na ginawa niya ito kay Smoker at Tashigi, pati na rin sa mga Straw Hats. Para sa akin, ito yung pinaka-OP at pinaka-underrated
underrated technique ni Law sa lahat. And ayon sa One Piece Wiki, yung technique na ito ni Law ay maihahalin tulad natin sa technique na ginagawa ni Kuma. Yung konsepto ng pag-transfer ng something mula sa isang target papunta sa isa pang target. Sa case ni Kuma, which is nakita na natin, ang kanyang tin-transfer ay yung pinsala at sakit ni Luffy na natamo nito noon sa Thriller Bark Arc na nilipat niya sa katawan ni Zoro. Habang dito naman kay Law, personality o pagkatao yung kanyang tinatransfer mula sa isang target papunta sa isa pang target. Isa pa sa talaga namang OP ability ni Law ay yung kanyang kakayahan na kontrolin ang lahat ng bagay sa loob ng kanyang room. Ito yung another technique ni Law na kung tawagin ay tact. Sa pamamagitan ng tact, kayang-kayang kontrolin ni Law ang kahit anong bagay sa loob ng room. Mapagaano man ito kadami o gaano man ito kalaki. Basically, nakokontrol niya yung gravity sa loob ng room at nabubuhat niya ang ganitong katulad ng isang napakalaking barko. At yung naiisip kong mayahalin tulad natin na Devil Fruit dito ay yung kay Shiki na kung tawagin ay Fuwa Fuwa no Mi. At ang Devil Fruit ni Admiral Fujitora na Zushi Zushinomi. At kung naaalala nyo pala, sa sobrang OP nga ng technique na ito ni Law, nagawa pa nga niyang kontrolin mismo yung mga meteor na atake ni Fujitora noon sa Green Beat. Meron pang technique si Law na nakita natin nito lang sa Roof Piece. Ginamit niya ito bilang depensa sa atake ni Kaido. At ang tawag ni Law dito ay antibacterial curtain. Clearly, ito ay pang-depensa at ang tanging Devil Fruit ability na naiisip ko na maihahalin tulad natin dito ay walang iba kung hindi yung Bari-Bari Nomi ni Bartolomeo. Although parang lumalabas na hindi kasing tibay ng barrier ni Bartolomeo ang barrier na ito ni Law, huwag nating kalimutan na si Kaido ang humampas kay Law dito. Kaya malamang parang wala talagang kwenta yung antibacterial curtain niya. Meron din siyang technique na kung tawagin ay scan. At sa technique na ito ay nagagawa ni Law na makita ang kahit anong bagay na nakatago sa katawan ng kahit sino. Basically isang X-ray machine. Nakita natin itong ginamit ni Law noon sa G5 Marines noong kinolekta niya o kinumpiska niya yung mga Denden-mushi na mga ito. At ang malapit na naiisip kong Devil Fruit ability dito ay walang iba kung hindi yung Devil Fruit ni Viola na kung tawagin ay Giro-Giro no Mi. Nakita nga natin itong ginamit ni Viola na parang isang X-ray vision kung saan chinek niya yung katawan ni Sanji. At ang panghuli nga ay yung isa sa mga awakened Devil Fruit techniques ni Law, ang R Room, kung saan ito ay isang room din na nagpa-function katulad mismo ng ability ni Corazon na Nagi-Nagi no Mi. Sa loob ng room na ito ay makukulong yung kahit anong sound ng kung sino mang nasa loob at hindi siya maririnig ng mga tao sa labas ng room na yon. Ito nga ay mismong homage niya sa mentor niyang si Corazon. Bali kaya ko nga naisip yung discussion na ito dahil nga sa revelation na ito sa chapter 1040. Dahil nga dito ay pinakita sa atin na mas matindi pa pala yung kayang gawin ng Devil Fruit ni Law. Ganon siya kalaya o ka-free na gawin ang kahit anong gusto niya sa loob ng room. Hindi pa nga kasama dito yung technique ng Ope-Ope no Mi na makapag-operate ng tinatawag na Ageless Surgery. Pero kung iisipan natin ito ng katulad na Devil Fruit ability, kung ikokonekta natin sa konsepto ng age o edad, ang pinakamalapit na naiisip ko ay yung Unknown Devil Fruit ni Jewelry Bonnie, kung saan kaya ngang kontrolin ni Bonnie yung kanyang edad. And yan na nga yung ating diskusyon para sa araw na ito. Ano yung masasabi nyo, mga kapirata? Tingin nyo ba meron pang mga kayang gawin si Law na makikita natin sa iba pang Devil Fruit powers? I-share nyo naman yan sa ating comment section. Dito ko natatapusin yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Paalam!